Hey guys, it's me, Jello Pineda, your middle class sneakerhead, and welcome back to another episode of the vlog. In today's video, we are going to talk about the top 5 sneakerhead mistakes that everyone should avoid. Yan, magandang topic yan. Let's jump right in. Thank you so much for checking on this video today, guys, and I do hope you guys are having a wonderful day. Kung bago ka rito, please make sure that you are subscribed to my YouTube channel, and if matagal ka rito tol, thank you so much for sticking with me. So I came up with this video reflecting back way back in 2016 when I started collecting sneakers. Actually, that time, meron ako mga sneakers pero hindi like marami. And I only buy like twice a year. Pero pagdating ng 2016, doon ako nag-start na bumili. Minsan, once a month na. Kasi hindi naman ako bibili kagad ng mga brand new. Hindi ako bibili ng mga hype pairs. May na-champohan lang akong hype pair noon. Pero, alam mo yun, wala na yun. Pero, kumbaga, mahilig kasi talaga ako na maghanap ng mga steals. Alam naman natin yun. It's not a deal if it's not a steal. However, merong caveat yung paghahanap ng steals. Kasi sometimes, we resort to finding yung mga pwede pang i-restore, pwede pang paputiin, pwede pang i-reglue, pwede pang... kumbaga, because dahil tayo mga Pilipino kasi medyo maparaan talaga tayo, as long as makakatipid tayo and we still get that same hype or same feel, same vibe ng ano... ng sneaker na yon, uncertain kung maayos pa ba natin yung sneaker na yun o hindi. So I started off buying mga Jordans na ready to restore lang, yung mga patapon na, and may mga nakilala din ng mga sneaker restorers, mga nagre-restore na sneakers, nagre-repaint, nagre-reglue. And eventually, after years and years of collecting sneakers, I realized few things, and these are the sneakerhead mistakes that I want to share with you para at least maiwasan nyo na. Especially if right now you're beginning to collect or beginning to build your collection ng sneakers on a tight budget, on a very tight budget. Dun tayo lagi sa mura, tama? However, that is not always the case. Kasi sometimes going cheap or going too cheap sometimes would lead to being more expensive. And yun yung pag-usapan natin sa video na to. By the way nga pala, bago tayo mag-move on, sabihin ko lang na meron tayong ongoing giveaway. If you haven't seen that video, I'll link it on the top of the screen. We're giving out a cap, shirt, baller, and Darth Vader na collectible. And if you wanna know how to join, yung mga mechanics nandun sa video na yun, go ahead and check it out. Alright, so first on the list, pag-usapan natin nito ay 5-year-old pairs or lower are prone to crumbling. So, alamin mo din muna yung binibili mo sneaker. Usually ako, when I started talagang Jordans ang hinahanap ko, mga ready to restore na Jordans. Pero, lesson learned, ang dami ko nabiling Jordans na before na pinarestore ko, pinarepaint, pinareglue. And after a while, nahirapan kasi lagi lang magsusole separate after mo silang ireglue. Lalo na kung medyo luma na yung pair. And then, yung iba na ipaparepaint mo, ipaparestore mo yung dati niyang kulay, pero after which, kakagamit mo, nagbabakbak lang din or kumapal na masyado yung pintura, and then ending, papaulit mo dun sa gumawa, which would cost you, alam mo, mas mahal. Syempre mahihiya ka, yung tao gagawin at gagawin niya, and di naman niya kasalanan na luma yung sneaker na pinaparestore mo. And at the same time, kung yung pair na nakuha mo na restore na before, yung glue na ginamit hindi maganda, tapos ipaparestore mo dun sa, alam mo, ipaparestore mo sa ibang tao, tapos mahirapan yung taong yon or yung nagre-restore na yon na ayusin yung sneaker mo knowing na pangit na yung glue na nagamit or panis na yung glue. Alamin mo din muna, kung yung binibili mo is 5 years older than today, kung ang goal mo lang is maparestore siya so that it would look good again, the question is the wearability. Kung pwede pa ba siyang suotin? Ano yung material ba na ginamit? Is it phylon foam na nagka-crumble or is it yung EVA wedge na parang Jordan, sa Jordan 1s. Alamin mo din muna kung anong material ang midsole na ginamit and kung ano yung upper material. Ano ba yung composition ng upper material na meron bang plastic yan? May net ba yan? Kasi the moment na meron yung plastic, meron yung mga net, yung mga yun ay nagbe-brittle at nagka-crack. And pag nangyari na yun, ang hirap na makahanap ng mga replacement ng mga panels. And my advice is, kung 5 years older na siya from today, magdalawang isip ka, kasi kung paparestore, ang goal mo ay parestore siya, baka mas mahal pa ang mabilim or mas mahal pa ang magastos mo sa pagpaparestore than
yung pagkakabili mo sa sneaker. And at the same time, syempre, sakit lang loob mo na after a while, inantay mo na matagal na restore, then hindi rin siya umubra. After mo pinareglo, nag-sold set pa rin. So, syempre na akong frustrated and it drove me crazy na meron ako mga pairs before na pinarestore ko pagkabalik sa akin. Syempre, okay na after a while, gagamitin ko. Pero because of the age of the sneaker, hindi na kumakapit yung glue talaga and the midsole starts to crumble. And of course, alamin mo din muna kung paano na-store ng previous owner yung sneaker. For Adidas naman, wala pa naman akong na-experience na nag-sole separate sa mga Adidas ko, which is good sa mga Ultra Boost, Yeezys. Pero of course, we would never know kasi syempre yung mga Yeezys, karamihan sa atin ay iniingatan talaga yung mga Yeezys natin. So madalang lang talaga natin sometimes suotin. Meron iba na talagang they beat it up. So I don't really know kung meron ng mga Yeezys na nag-sold separate. As of the moment, wala pa akong nababalitaan. In my opinion, Nike versus Adidas, mas less yung sold separation ng Adidas than Nike. Just my opinion though. You may have a different opinion on it. Next on the list is buying old pairs to restore. Actually, this is a continuation ng unang point. So, minsan isipin mo din muna kung magkano yung magagastos mo sa pagpaparestore ng sneaker na yon than yung kung bibili ka nila ng brand new. Learn to weigh things din on your end kung ano ba yung mas hindi makaka-frustrate sa'yo. Kasi there are some people na mas gusto na nila na mag-brand new, at least wala silang problema. It's just buying a brand new and second-hand na sasakyan. Kung ayaw mo na sakit sa ulo, bili ka ng brand new. Kung okay ka lang sa sakit sa ulo na maya-maya nasa talyer ka may pinapagawa, go with second-hand, lalo na kung nagtitipid ka. Pero if your idea of buying a sneaker na luma is para lang ma-restore, consider mo lang din na mayroong mga ano diyan, mayroong mga frustrations along the way, especially kung nagsimula nang mag-deteriorate yung sneaker. So again, same lang as if you're gonna be buying a brand new car. Although not everyone can afford to buy a brand new car, pero alam mo yun, for those na ayaw na talaga ng every other week or every month meron nasisira sa sasakyan and then binabalik mo sa talyer, and of course the time that you spend na pagpapagawa nun, amount of time na nawala siya sa'yo kasi nasa restoration siya, nandun siya sa tropa mo na nag-restore, dun sa binayaran mo na nag-restore ng sneaker. Isipin mo lang din if it's worth the time waste, and of course, is it worth the money? If you bought a brand new sneaker, pinag-ipunan mo siya, you saved all your money, hindi ka gumastos, and then eventually you were able to buy a brand new pair na walang problema, wala sole separations, fresh na fresh pa yung material. Alam mo, mas may enjoy mo siyang i-rock, and of course, higher the resale value when it comes to reselling. Unlike kapag restored na siya, sometimes it's also harder to flip sneakers na na-restore. In my opinion, in my humble opinion, mas mahirap i-flip ang mga sneakers na alam mong na-restore na. Although some may mga takers pa rin, hindi maiwasan yan. Merong ibang tao na talagang they would still go with it kasi it fits their budget. Pero the thing is, yung convenience mo of just picking out the sneaker and not having to think kung bubuka ka ba yung sapatos na yan or hindi while using it, yun yung binibili mo if you're buying brand new pairs. Although, syempre, ako yung mga binibili ko second hand, I really just make sure na maganda ang condition nila. If you notice, wala akong Jordan 3 ngayon, wala na akong Jordan 4, wala akong Jordan, meron akong Jordan 5 na sira. Pero I stopped buying even mga 6 kasi yun yung mga nagka-crumble na midsole. And syempre, after a while, I don't get to use my sneakers every day. Syempre, na-stock ko lang sila dito and I just do like a rotation every week for 7 days. Sayang lang yung sneaker. Pero if you do have like good equipment to store your sneakers, meron kang dehumidifier, naka-aircon, at yung mga sneakers mo may shelf naman. So I think mas mapoprolong niya yung value or mapoprolong niya yung life ng sneaker. And which leads me to my third point, which is leaving them on boxes for longer periods of time. Ayan, hindi rin kasi healthy na ang mga sneakers ay lagi naka-box. Dapat humihinga yung mga yan, dapat dinalabas mo rin. Dapat they see daylight. Dapat na-rock mo lang din sila kasi dahil sa hindi mo paggamit na sneaker, it also causes sole separation, yung deterioration ng sneaker. Kumbaga, mas napapabilis ang expiration yan. For me, ang mga Air Max, parang nasa 5 years old lang talaga. 5 years onwards, especially mga Air Max 90, Air Max 1, 5 years older, wala na, medyo magka-crumble na yan. Recently, I posted a picture on Instagram ng aking 5-year-old Air Max, bumigay na. So, that's one reason why I made this video to warn all of you
na rock your sneakers, don't stock it. And as well as gawa ka ng rotation para at least lahat ng sneakers mo ay nagagamit mo. Hindi lang yung puro ka J1, puro ka yung favorite sneaker mo lang sinusuot mo. Dapat learn to have a variety of sneakers. If you're just rocking like 7 sneakers in a week, that's fine. At least lahat yung nasusuot mo on a weekly basis. Although for some, not all sneakers are meant to be rocked. Depende, meron kasing iba na kinikip natin sila because of their sentimental value, their resale value, and so on and so forth. Siyempre, yung mga ganong klaseng mga pairs, kahit hindi mo sila masyado sinusuot, pahanginan mo pa minsan-minsan. Pero of course, it is what it is. 5 years plus, 5 to 6 to 7, 5 to 10 years na sneaker. Jordan 1s lang talaga ang nakita ko na tumatagal. In my humble opinion, wala pa ako nakita ng mga Jordan 5, Jordan 4 na hindi nag-soul-sep at hindi nag-crumble at hindi na-soul-swap. Next sneakerhead mistake is yung kapag nilinis nila yung sneaker nila, they bring it out in the sun and let them sit there under the sun. So, wag po natin ibibilad yung mga sapatos natin. For the simple reason of, number one, yung heat will kill the glue. Mas madaling masira or mas madaling mapanis yung glue kapag basa yung sneaker. There are some people kasi that does cleaning sa mga sneakers nila and then talagang basang-basa, soaked yung sneaker. So, kapag basa yung sneaker, wag mong ibibilad sa araw. Air dry lang po tayo. So, gamit ka ng electric fan. Huwag ka rin masyadong gagamit ng hair dryer kasi that also produces heat. Mas maganda kuha ka ng electric fan, itapat mo yung sapato sa electric fan or pahanginan mo lang sa labas pero huwag mong ibibilad sa ilalim ng araw. Meron kasi yung naging experience before na meron ako sneaker na sobrang lagi kong binabasa and then lagi ko nililinis and then binibilad ko sa araw. Nagulat na lang ako, one day talagang kalahati ng sneaker natanggal na, nakanganga na. Of course, kung magsusole sauce ka ng sapatos mo to whiten the outsole, the midsole, all you have to do is cut them down into different sessions, 1 hour session and then pahinga. Kumbaga mag-cool down yung sneaker, then siguro after a few days, ulitin mo na naman siya. Pero huwag mong dediretso na 3 hours, 4 hours, 5 hours under the sun. And then last sneakerhead mistake in continuation sa pag-clean or sa paglinis ng sapatos, this one is regarding cleaning your outsoles and midsoles. Yes, right now we do have coronavirus and maraming balita na ang coronavirus ay dumidikit sa mga outsole ng mga sapatos, outsole and midsole, since yun ang usual natin na pinangapak sa concrete, sa daan. So di mo alam kung ano yung, kung may dumura ba dyan. Ako before, hindi naman ako ganun ka-conscious, pero every week kasi nililinis ko sapatos ko. Ngayon, mas thorough ako every day after susuotin, nililinisin ko ni outsole ko. Hindi lang niya matutulungan na hindi mag-discolor yung sneaker mo. But of course, syempre yung germs hindi mo na maipapasok sa loob ng bahay. Syempre na na-maintain mo na malinis yung sneaker mo and if ever i-display mo siya, kung titignan, kung halimbawa naka-display siya and gusto mong kunin yung sneaker from that shelf, at least malinis siya, hindi mo mahahawakan yung dirt sa ilalim ng midsole or ng outsole ng sneaker. So it's very healthy nowadays, especially nowadays, okay? Especially nowadays, wait. Alcohol muna tayo. It's essential nowadays na linisin mo ang outsole ng sneaker mo. Question, upper material ba kailangan linisin din? Pwede mong punasan, pero not necessarily yung talagang soak in water. Hindi naman tumatama ang upper material sa sahig. It's not necessary, but if you want to, you can do it. So yun, those are the sneakerhead mistakes that you should avoid and those are based on my personal experience. Sabi ko nga, mas maganda na yung other people's experience than your personal experience, although mas masakit ang personal experience. For me, ang tawag ko sa mga personal experience ko na nakasira ng mga nasira yung mga midsole, nag-crumble, may pinarestore ka, nagtatanggal, blah, blah, blah. That's, tawag ko dun ay tuition fee para at least malaman ko, may experience ko. And I can share these ideas. I can share these experiences with you na hindi mo na sila maulit or di ka na magkamali from someone na nakapag, alam mo yun, who started their collection for cheap. So anyways guys, maraming salamat for checking on this video today guys. And if this video has been helpful para sa'yo, please go ahead and smash that like button dito sa baba. And at the same time, hindi lang niya matutulungan na dumami ang likes ng video na to, kundi matutulungan din niya yung ibang tao na naghahanap ng mga sneakerhead mistakes na video sa YouTube. So anyways, maraming salamat for checking on this video. Kung bago ka dito, please make sure that you are subscribed to my YouTube channel. And if matagal ka na rito at all, thank you very much for sticking with me. So yun lang muna for the meantime. Maraming salamat for checking and I will see you on the next one. Peace guys.